Ay, Dios mío, tengo. Yun. Live na ba tayo? Live, live. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat and we're live. Okay, welcome sa ating live free training. And by the way, ako nga pala si Arman Sidru, isang online entrepreneur giving you the best tips, tricks and tools on online marketing. And okay, bago tayo magsimula sa lahat, if bago ka palang nanonood sa training na to, okay, please follow my page para ma-update ka pa sa mga susunod kong mga training. And in this live training natin ngayon, pag-uusapan natin is about presenting offer. Okay, bago ka mag-present ng offer sa isang tao, panoorin mo muna yung live training na to. Okay, maganda yung live training na to dahil pag-uusapan natin yung bago ka mag-present sa isang tao, ano yung mga bagay na dapat isaalang-alang mo para hindi ka ma-reject. Okay? Hindi ka ma-reject ng iyong mga customers or prospect. Okay? So, I'm very excited na ituro to sa'yo dahil mostly ng mga baguhan or nagsisimula sa isang internet business, online marketing. Okay? Dito nagkakamali. Okay? Dito nagkakamali. Kaya paulit-ulit silang nare-reject. So, kung nare-reject ka palagi, okay, watch this video or live training until the end. So, kung andito ka na sa live training natin, okay, please comment below na para mabati kita. And tanong ko lang, okay, bago tayo magsimula, tanong ko lang, comment nga kayo kung nakaranas ka na, okay, nakaranas ka ba ng rejection when nung nag present ka ng isang offer. Okay, nakaranas ka na ba? Ilang beses na ba? Inom lang ako ng tubig. Ilang beses ka na na-reject? Siguro sa akin, no, na-reject ako nung paulit-ulit nung nagsisimula ako. Siguro, hindi ko na mabilang kung ilang rejection na-receive ko, pero buti na lang, okay, mabuti na lang natutunan ko to, okay? Natutunan ko yung isang bagay na to. And ito yung bagay na to, ito yung nagbigay sa akin ng idea kung paano patakbuhin ng tama or paano mag-present ng tama ng aking offer sa mga prospect ko. Alright? So, siguro magsimula na tayo, no? I hope meron kang ballpen at papel na nasa tabi mo ngayon para isulat mo, okay, yung matututunan mo sa training na to. Okay, so bago tayo magsimula, let me tell you a story. Okay, a story nung bata pa ako. Okay, nung bata pa kasi ako, I think high school pa lang ako noon. Okay, high school. Nung bata ako, lagi akong inuutusan ng mama ko. Okay, hilig akong utusan ng mama ko na bumili ng ulam na lulutuin namin. And kaka-uwi ko pa lang noon sa school, okay, mga hapon na yon. Kakauwi ko pa lang sa school noon at tinawag ako ng mama ko. And pinabili ako ng ulam. Sabi sa akin, "Ar, bili ka ng ulam." At pinanong ko siya, "Ano po yung ulam na gusto niyo?" So, mama ko, ako yung pina-decide niya kung anong gustong ulam ko. So, bilang masunuring anak, So, lumabas ako. Naglakad ako papunta sa tindahan, mga tatlong kanto ata yung layo mula sa amin. And habang naglalakad ako, may nakita ko isang babae. Okay, may isang babae na may dala-dalang isang basket na puno ng gulay. Okay, gulay na ampalaya. Okay, ampalaya. At nung papalapit na ako sa kanya, okay, bigla niya akong hinarang. Okay? So, pag harang niya, bigla niya akong tinanong na, "Kuya, bilhin mo naman yung mga ampalaya ko." Okay? Bilhin mo naman yung ampalaya ko
fresh na fresh mula pa sa garden namin at sobrang mura. Okay? At sabi ko, tay, magkano po yung ampalan nyo? Then sabi ng ali or ng babae, sabi niya, lahat to, 30 pesos na lang. Sabi ko, wow, sobrang mura nga. Sa sobrang mura, napawawa ko. Sabi ko, mura ho, makakatipid ako. Pag binili ko ang palayan na to, makakatipid ako at sobrang rami na. Pero hindi alam ng ali o hindi alam ng babae, nung high school ako, elementary high school, medyo choosy ako. Okay, choosy sa mga food. And that time, ayaw na ayaw ko talaga na ampalaya dahil sobrang pahit. Siguro marami makaka-relate nito na ayaw ng ampalaya. So sa mind ko, pag bumili ako ng ampalaya, siguradong ito yung uulamin namin. At baka bukas, ganun rin. So, kung akong bibili, at ito yung uulamin namin, so possible hindi ako kakain. Diba? So, kahit ganun yung offer ng ali, tinanggihan ko pa. Sabi ko, sige lang te, meron na kami ang palaya. Sinabi kong meron na kami ang palaya. Bibili kasi ako ng iba. Okay, so meron na kami ang palaya, sinabi ko siya. So, pagkatapos kong sinabi, makbang ako pa papalayo. Pero, nagpumilit pa rin yung babae. Sabi niya, kuya, sige na, kunin mo na. Gagawin ko na lang 25 pesos? Wow! Sobrang mura na yan, ah. Sabi ko, sobrang mura na, te. Hindi ka ba lugi? Tapos sabi, hindi po. Kasi presyo naman, tsaka galing sa garden, kailangan na kailangan lang talaga. Then, sabi ko, sobrang mura na talaga. Tapos yung dala kong pera na is 100 pesos. Sabi ko, sobrang matitipid ko. Pero dahil ayaw na ayaw ko nga ng ampalaya, is hindi pa rin ako bumili. Kaya sinabi ko pa sa ali na hindi talaga ako bibili, sa iba na lang. So, the end. So, bakit ko ito kunin to? Ano yung relation nito sa topic natin ngayon? Well, actually, alam mo lahat ng tao ay alam kung anong gustong bilhin nila. Alam ko lang gustong bilhin nila, at kapag alam nila kung gustong bilhin nila, pag ayaw nila yung bilhin ng isang bagay na yon, hindi niya bibilhin. Ano, hindi niya kukunin yung offer. So sa business natin, hindi lahat ng tao is bibili ng offer mo. Okay? Hindi lahat ng tao magkakagusto ng offer mo. Kahit sobrang mura, sobrang ganda ng company, sobrang ganda ng comp plan, sobrang ganda ng benefits, and etc. Hindi lahat ng tao magkakagusto ng offer mo. Meron ding mga tao na aayaw. So kapag makita mong umayaw na, huwag mo na ipakita yung offer mo. Huwag mo na i-present. Huwag mong ipilit. Kasi pag ipilit ng ipilit mo, ang mangyayari sa'yo, mauubos yung time mo. Mauubos yung time mo kakapilit. So ano yung gagawin mo sa mga ganito? Yung gagawin mo is, excuse me, hahanapin mo yung mga taong merong interest at desire sa offer mo. Hanapin mo yung mga taong posibleng magkagusto ng offer mo. Tingnan mo yung mga profile nila, tingnan mo yung mga post na ginagawa nila, kung posible nga ba sila yung maging target market mo or target mga prospect mo. Dahil, kasi pag hindi mo yung gawin, masasayang yung magpagpresent mo. Yun yung mga reason kung bakit yung may ibang tao, present sila ng mga offer sa iba't ibang tao, sa mga friends nila, sa family nila, pero nangyayari na re-reject sila. Kasi yung mga friends nila, family nila, mostly doon, hindi interested, okay, at walang desire. So, hindi nila bibiling yun. So, ano yung gagawin mo? Hanapin mo yung mga interest at desire. Halimbawa, yung product mo is an opportunity. So, hanapin mo yung mga interest at desire. So, ano yung mga taong may interest at desire? Mga taong gustong kumita ng sideline at gustong gawin yung business. Dalawa yun. Kasi kapag gawin lang yung kapag gusto lang kumita at ayaw naman gawin yung business,
So, hindi sila po pwede yun. Kasi, gusto nila kumita, pero pag offeran mo, pag gawin yung business, hindi nila gustong gawin. Wala rin, di ba? Hindi ka rin kikita, ay hindi siya kikita. So, ganun. Ganun nag-work. So, hanapin mo yung mga may interest at desire. Halimbawa, pampapayat na product. Una, gusto na lang pumayat. Okay, may desire silang pumayat at interest silang pumayat. Okay, so, ganun lang. So, I hope na marami kang natutunan sa live training na to. And, meron rin akong free training na nilagay sa link o sa description. Nandun yung link, kunin mo yon. It's a free training series. Okay, napakaganda ng video training ngayon. Kunin mo yun agad para makatulong sa business mo. And, thank you for watching. Okay, kung meron kang mga katanungan, please let me know, comment ka lang sa baba. And, thank you, thank you. And, see you on my next training. Bye-bye.